Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back po sa ating YouTube channel. So ngayong umaga po mga kaibigan, medyo maulan po ito sa atin ngayon. Kaya po, atin po nakita na yung mga dahon po nating mga Madre de Agua ay maganda pong tingnan. Ayan, tingnan niyo po yung mga dahon nating mga Madre de Agua po mga kaibigan. Kung napansin niyo po, yung dahon po nila ay green na po ayan. Kasi bagong trim po siya. Ang sikreto po na para po mas maganda po yung dahon ng ating mga Madre de Agua, dapat itrim natin yung ating mga Madre de Agua para po yung bagong tubong dahon mga kaibigan ay ito po yan, green na green po yan. Kasi kapag medyo matanda na po ang dahon ng Madre de Agua, yan po ay hindi na po kakainin natin mga lagang baboy. Kasi po, iba po yung lasa ng matandang dahon ng mga Madre de Agua kasi po medyo mapait na po yan. So ito po yung ilagay po dito po sa gilid ng kulungan ng ating mga baboy. Ayan, ito po yung ating kulungan ng mga baboy. And then, yung mga Madre de Agua po mga kaibigan ay andito lang po sa gilid natin inilagay. So ngayon, atin pong itong ipinapakita sa inyo para po tayo po ikukuha ng dahon na natin pong ipapakain sa ating mga alagang fatining. Mas maganda kasi yung ating mga fatining ay makakain ng mga dahon ng mga Madre de Agua kasi po ito po ay pampabigat din ng ating mga alagang baboy. Marami po itong puno mga kaibigan. Noon po yung ating mga Madre de Agua ay medyo matataas po yan. Sobrang taas po talaga. Kaya atin pong pinutulan para po kapag tayo po ikukuha ng dahon ay madali lang. Maabot po natin. Kasi sobrang taas po, hindi na po natin maabot yung mga dahon ng mga Madre de Agua. Dito naman po sa gilid, hindi po natin masyadong pinataas kasi yung mga dahon po niya ay mapapunta po doon sa ating yero. Ito magkakalawang sa ating yero yan, yung grand dahon. Kaya ganito lang po kababa yung ating mga Madre de Agua. Para po, mas madali pong kunin natin kapag tayo po ay nagpapakain po ng dahon sa ating mga alagang baboy po mga kaibigan. Sa gilid talaga ng ating backyard farm natin inilagay. So marami po, dati po sobrang marami po itong dahon ng mga Madre de Agua. Yung iba po, aking pong pinutol kasi marami po tayong aso na inilagay doon para po siya makatakbo ng medyo mataas-taas. Atin pong pinutol yung isang Madre de Agua dito. So natira na lang ay ito na lang po ang natin natin mga Madre de Agua. Ayan. And then meron din dito. And then yan din. Meron din. And then papunta po doon. So yan po ay nakapaligid po sa ating pig pen po mga kaibigan. Ngayon po, tayo po ikukuha ng dahon ng mga Madre de Agua para atin pong ipapakain sa ating mga alagang baboy na mga fatining. So itong ating mga alagang baboy po mga kaibigan ay nasa finisher stage na. So dapat talaga mapabigat natin natin ang alagang baboy nang sa ganon, mataas po natin kikitain natin mga alagang baboy. Ang pagkuha po ng dahon mga kaibigan ay tayo pwede gamit ng parang bunting. Ito po yung natin ipuputol doon po sa kanyang sanga. So ito na po nakuha natin mga Madre de Agua po mga kaibigan. Ito po sa dalawang baboy. And then ito lang po sa dalawang baboy natin. So apat kasi po yung baboy natin pinapakain ngayon. Ito na po mga kaibigan natin pong papakain. Ito yung alagang baboy yung tipong mga Madre de Agua ang kinuha. Po yung ating binigay ng mga Madre de Agua sa kanila. Ayan po. Dahan-dahan na po nilang kinakain. Yung Madre de Agua kasi, mataas po yan sa protein. Kaya, kapag kinakain po yan ating mga alagang baboy, tsak po, madali pong lumaki ating mga baboy, at saka, bibigat po yung kanilang mga timbang mga kaibigan.
Lalo nga na kapag ating pong pinapakain ay yung mga fatining na malapit na pong ibenta. So ito po yung ating sikreto dyan para po mas lalong bibigat ito yung mga alagang baboy. At yan po siyang papakainin ng mga dahon ng mga Madrid de Agua. Madali lang po magtanim ng Madrid de Agua. Kukuha lang po kayo ng sanga o puputulin niyo po yung sanga niya dun sa puno ng Madrid de Agua at saka itutusok niyo po sa lupa. Yan po, tutubuan na po yan ng dahon pagdating po ng isang linggo po mga kaibigan. Enjoy na enjoy po sila sa kanyang snacks na Madrid de Agua. Sa papapakain ng mga Madrid de Agua po mga kaibigan, dapat sa tanghali lang po kasi sila po yung kumakain ng feeds sa umaga at saka kumakain din ng feeds sa hapon. So yung kala po mga Madrid de Agua ay pang snacks na po nila yung ating Madrid de Agua na ibinibigay sa kanila. At din po mga Madrid de Agua po mga kaibigan ay hindi na po para sa baboy. Ito din po ay ating pinapakain sa ating mga alagang manok din. Noon po, nung meron pa akong alagang kambing at saka baka dito, atin po sa pinapakain ng Madrid de Agua. Pero sa ngayon po, dito po natin inilagay sa mga alagang manok natin. Kasi yung ibang manok natin po ay nakakod po yung iba na panglaban ng mga manok. Kaya hindi na po natin kailangan pakainin ng Madrid de Agua. Kasi po ang kinakain nila ay yung carabao grass po mga kaibigan. So ayan po mga kaibigan, atin pong naipikita sa inyo yung atin pong mga Madrid de Agua at saka atin pong ipinapakain sa ating mga alagang baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye!